Actually, it all started sa Pilipinas pa lang. Hilig lang talaga. And then, siguro malaki din yung contributing factor na I took up engineering. So, parang ano na yun hilig mo na. So, naging skills mo na, naging hilig mo na. I'm really happy kasi it's my passion. Before, naka-employed naman ako sa ibang company, sa private company din, as an engineer. But it's a different thing kapag you put up your own business. So sa sarili mong business kasi, you have to strive hard para kumita, para mag-click yung business mo. Siguro lahat naman na nang ninegosyo, kapag kahit meron kang FS or yung feasibility studies sa mga business mo, meron pa rin yan may kaba pa rin yan, kinakabahan ka pa rin kung it really work out ba or hindi. But the thing is that pagka nag-business ka kasi, you have to put your heart on it. Kailangan nandiyan yung puso mo otherwise, madali ka magsasawa. So yung kung nag-hesitant ako before, yes, meron nun Pero wala naman mangyayari kapag hindi ka nag-try o hindi mo inumpisahan. So you have to try, you have to convince yourself first na kaya mo before you can convince someone na kaya mo. To be honest, dumarating yun Kasi ang business is not always nasa taas It's an up and down talaga ang business. Ang motivation ko, pagbutihin pa yung business is yung mga tao ko Kasi the moment na isara ko or mag-give up ako, lagi ko iniisip, paano sila? Hindi naman isa, dalawa, tatlo, hanggang limang tao lang yung tauhan natin, yung mga kasama natin sa trabaho. Marami sila So pagka nagsara or nawala sila ng trabaho, somehow parang it's a guilt on my part. So I have to continue the business. Sabi mga nagninegosyo, di baling wala kaming kitain, basta meron kaming ipapasahod sa mga empleyado namin. Sa business world, we have this, we call this a pick up point So sa akin, nung nagninegosyo ko, so nakita ko it should be like a year or after a year, saka mo malalaman kung nagpipick yung business mo or magbabranch out ka. Ang nangyari kasi sa akin, nag-start ako ng business, nung nakita kong gumaganda na yung business, okay, yun yung nag-push sa akin na kailangan pwede na, kung pwede ko na i-cover yung other areas, kung pwede na ako mag-put up nito. But syempre, kailangan makita mo yung finances mo kung nagiging okay na. And yung hinihingi ka na ng tao, humihingi na yung tao ng branch. O, boss, magtayo ka na dito. Boss, medyo malayo yung pwesto mo. Mag-put up ka dito sa lugar namin. So yun yung nag-push sa akin. Okay, this is it. I have to push for another business or another branch. I remember na nag-i-start pa lang kami. Ang service lang namin noon ay simpleng sa AC, okay? Refill ng Freon, and then some electrical works like magpapalit ng mga bulbs. And then eventually, nakapag-add ako ng service ng pagme-mechanic. So hanggang dun lang. Hanggang dun lang yon. Kung bakit dumami, like we have now the painting for the cars, we have tires, we have upholstery, we have full detailing for the cars. We cover all the services that any car needs. Number one is the quality. The quality that we are giving to our customers. Each customer kasi, tinitreat namin yan as VIP. Okay? So, lahat ng the best na pwede namin ibigay sa customers, binibigay namin yan. And then second, you need to have a good relationship with the customers. Not only that they are just your customer, but kailangan meron kang relationship na friend mo sila, kaibigan mo sila, in and out of business. Kailangan yung relationship mo sa mga tauhan mo. Kasi yung mga tauhan ko, I call them my partners. Hindi sila empleyado ko. Kasi you have to trust them. You have to give your trust to them kung anong ginagawa nila. Doon nandun nga to guide them. Pero ang point is, kailangan maramdaman nila na you are one. Ang services namin is we have all these type of services. We have change oil, simple maintenance, and then tires. We have all kind of tires. We have all our brand of tires. We have wheel alignment. We have wheel rotation. We even have nitrogen filling.
Okay, meron din kaming under chassis kung ano yung mga issues ng sasakyan. Paint jobs, we have a very good painters here. We do all types of service for the AC as well. Modification and fabrication of any cars, we do it as well. Upholstery, detailing of the cars, we do the services. Sa mga kapwa ko kabayan, okay, huwag kayong matakot mag-start ng business. Ang business ay hindi sugal. Kasi ang sugal, kapag tumaya ka, pwede kang manalo, pwede kang matalo. Sa business, kapag nag-umpisa ka ng business, kailangan isipin mo na hindi ka matalo. Kasi nag-invest ka na ng money, nag-i-invest ka ng time, make sure na mag-raran yan. And wala namang business na walang solution sa bawat problema. So mga kabayan, maging malakas yung loob nyo. Pag-aralan nyo, your heart should be on that, on the business. Pag-aralan nyo ng gusto. And then huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot magtanong kung hindi nyo alam. I mean, hindi lang naman ako nagbe-business na dito sa UAE. Marami naman na kami. So kung gusto nyo ng mga pointers, you can always ask me. You can always ask the people or other kabayan sa nagbinegosyo na. I'm sure they can help you. They will give you a good advice. They can guide you. It's been like 7 or 8 years na ako nagpapagawa sa kanya. And the best thing na napansin ko sa shop ni Kuya Mun is napaka hands-on niya. From receiving and at the same time from QC. And the most important part is yung pag-educate niya sa customer. Which is, kasabihin niya sa'yo kung anong important sa urgent. Which is very, very rare na makikita mo sa mga shop. And imagine, mag-QC sa sasakyan mo, mismong may-ari. Because you feel confident at the same time, comfortable sa kanya. And it gives you, he gives you options as well kung you need original parts or you need second-hand parts. He gives you all the options kung ano what suits your budget. Palagi ako nagpapagawa sa kanya. Reliable naman yung mga trabaho, saka yung pagpe-presyo niya. Sakto lang, tama lang. Masaya ako pa nagpapagawa ako dito. True definition of customer service. Alam ko na mamimit niya yung deadline or bago mag-deadline, natatapos naman niya. At saka yung sharing of knowledge pagka tapos naming malaman yung root cause ng pinanggalingan ng problem, yun yung pinaka naging unique sa shop niya. Always provide the best quality work with the very reasonable charges, and we always get the positive reviews whenever we recommend any of the customer to Mr. Raymond. I go all the way from Dubai to Abu Dhabi to service my car because I know I can trust Mon and his team. Reliable talaga sila, and so far their service has been like really commendable for me. We are actually getting all the services from their shops directly. They're offering a lot of services from the very tiny scratch of your cars. I've been taking my car to Mon's garage for the past 3 years or so. Anytime I need anything done on the car, that's the first place I turn to. Because I know that when I bring my car in, they have all the knowledge and all the skill. No matter what the problem is, they know how to fix it. I would recommend them to anyone, and my family and my friends, anyone who asks me for a shop to service their car, I recommend Mon and his team. Well, definitely. Kasi bukod sa kabayan siya, madali siyang kausap. And as what I've said a while ago, yung importante kasi yung awareness mo sa sasakyan, and at the same time yung ini-educate ka niya kung ano dapat ang gawin sa sasakyan mo. Kasi in the long run, at least may idea ka na kung dapat mong gawin. Oo naman, madami na akong na-recommend din sa kanya. Masaya din naman sila sa servisyo. Oo naman, lalo na hindi lang sa ating kapwa Pilipino, pati na rin sa ibang lahi kasi trademark being Filipino, we work hard, we implement total customer satisfaction.